pasalimuot, magulo ang Bureau of Customs. At hindi yun na madaling isolve na problema. Kaya nga, in our previous investigation in 2017, the committee has recommended to the Department of Finance to study the viability or even the feasibility of privatizing the customs operations, except yung border security o yung border control. Kasi I'm sure may mga models naman siguro tayo magagamit from different countries abroad. So bakit hindi natin pag-aralan yun? Tingnan natin yun. As a recommended solution by the committee, dun sa usapin ng corruption sa loob ng bureau. Kasi nga, pinakamahirap pigilan yan yung tatanggalan mo ng extra income, yung mga taong gobyerno eh. Yun ang pinakamahirap, parang kang suntok sa buwan yun. Oh, revolution yun. And it happened already, and it is happening, it happened, and it will happen in the future. Pigilan mo yung gripo ng mga yan, baka maghuramentado yung mga yan. Diba? Kaya, hindi naman madali rin na maimbestigan at makasuhan yung mga yan. Unless they are very careless, gumawa sila ng kalokohan na meron tayong ebidensyang magagamit against them. Pero marurunong yan. Kaya nga sabi ko, hindi yan incompetent. They are very competent pagdating sa ganyang usapin. Yung color coding seemed to be a failure. So perhaps they can come up with a new system na talagang mapigilan yan. Ako, ang the only thing at the moment that I can probably say is that i-privatize natin yan.